Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo. Sinasabi ko yung magdidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Mga regional governor at deputy governor, at magkakaroon din sila ng sariling assembly, yung gagawa ng mga panukalang ordinansa o batas para dun sa region. Pero ang pinakamahalagang kapangyarihan ng assembly na yan ay yung mag-budget. Gumawa ng sarili nilang budget para sa region, para yung budget nila hindi na yung dadaan pa sa national government ng bumibilang ng 2 hanggang 3 taon bago maaprubahan. So sa dahilan ganyan, mapapabilis natin yung proseso, mailalapit natin yung gobyerno sa tao, sa mga lalawigan, mapapabilis yung serbisyo ng gobyerno, yung pagtungon sa pangangailangan. Okay, so kumbaga mayroong mga batas na tayong sa region na ito, ipapasa natin, na alam natin makakatulong doon sa kinakailangan, yes, ng mga tao natin. So possible na baka dito batas natin to, sa iba hindi ito applicable dahil may kanya-kanya na nga tayong regional assembly. Yes, pero yan naman, lahat ng anumang batas na gagawin nila ay dapat ay in conformity with the constitution. Hindi sila pwedeng lumiko doon sa isinasaad ng konstitusyon. So hindi nangangahulugan niya na kada region ay pwede nang gumawa ng anong batas na gusto nila. Okay. Ang sukatan pa rin ay yung konstitusyon at saka yung national law. Guided pa rin sila ng national law, yung mga batas na gagawin ng Kongreso. Okay. I actually read the draft constitution at masasabi ko nga na... Napagtyagaan mong basahin. Ang sarap nga niyang basahin, Sir Ding. Ang daling intindihin, I understand, iyon yung intention ninyo na dapat madaling intindihin itong draft constitution na ito. Yes. Isa nga sa ginawa ng CONCOM ay yung simplihan ang lingwahe. Bagamat ang puno ng committee ay si dating Chief Justice Renato Puno nung ginagawa yung mga provision, ang sabi niya, simplihan natin yung maintindihan ng ordinaryong mamamayan, yung hindi na kailangan ng abogado. Kaya may mga terminology sa batas na minsan pinatatanggal niya, yung mga therefore, wherefore, mga ganon. Intimidating kasi ang dating. Yun, so yung mga ganon, alisin kasi wala namang ibig sabihin talaga yun na hindi naman mababago yung sustansya pag tinanggal mo. Okay. So dahil doon, medyo naging simple yung lingwahe. Sir Ding, may nabasa ako doon na patungkol doon sa 50% ng total taxes na makukolekta sa central ay automatic madidistribute sa mga regions natin. Can you further elaborate that, sir? Well, ganito yung iniisip ng CONCOM. Yung kasing federalismo, hindi lang pagbabahagi ng pera yan . Kasi yung pagbabahagi ng pera, pwede mo naman gawin kahit unitary system ka, yung sistema natin ngayon. Yung federalismo ay yung pagbababa ng kapangyarihan mula sa national government, bibigyan mo ng kapangyarihan yung mga regions para makagawa ng sarili nilang programa, sarili nilang proyekto na hindi na kailangan ng bas-bas ng national. Okay. So unang ginawa, kailangan magkaroon sila ng pondo. Eh, ang mahalagang isang kapangyarihan ng gobyerno, yung pangungulekta ng buwis, yung taxes. So, merong mga taxes at saka mga bayarin sa gobyerno, yung fees, na ililipat na ang pangungulekta sa kanila para magkaroon sila ng pinaka-seed money, yung initial source of funds. Katulad halimbawa ng road user's tax. Yung road user's tax, pag nag-rehistro ka ng sasakyan, kasama yan sa sasakyan, binabayaran mo. Pero kung halimbawa yung sasakyan mo, yung jeep o yung kotse, bumabiyahe lang sa loob ng Panay Island, hindi naman nakakarating ng Manila, bakit yung babayad mo doon, dadalhin pa ng Maynila yung pera? Di ba? Dapat maiwan na sa kanila. Oo. So sila na mangungulekta ng mga ganong klase ng buwis. So ang tansya dyan ay aabot yan ng siguro kada region ay makakakulekta ng 2 hanggang 5 bilyon kada isa. Okay. E maliit na pera lang yan. So pinili ng CONCOM yung 4 na pinakamalalaking pinagkakakitaan ng gobyerno. Yan yung income tax, VAT, excise tax, at saka customs duties. Ang total niyan, excuse me, noong 2017 ay umabot ng 2 trilyon. So yun ang paghahatian, 50-50. Okay. At yung 50% na 1 trilyon, hahatiin equally doon sa lahat ng 18 regions. Despite the number of people there, despite of the land area, pero paano yun, sir? Kapag ka sobrang dami ng tao dito, I get the same amount of money
The yes. Equalizer Fund, I think dyan papasok, sir? Doon papasok yung Equalization Fund. Okay. So yung Equalization Fund naman, ang equivalent niyan ay 3% ng annual budget ng gobyerno, yung nasa General Appropriations Act. So yung pondo na yon gagamitin mo naman doon sa mga region na nangangailangan ng extra. Mm-hmm. No? Kailangan kulang sila ng pondo o kaya meron silang halimbawa gustong magtayo ng economic zone sa Samar Leyte. Mm-hmm. Meron silang lupa, walang pampagawa ng kalsada. Mm-hmm. Pwede silang humingi ng pera doon sa Equalization Fund. Okay. So sir, panghuli na lang kasi importante ding malaman ito ng ating mga kababayan. In terms of electing, yes. yung ating mga president and vice president and also the transitory commission, yes. ito ay pinabago ni Presidente Duterte. Ano po ang ginawang pagbabago ng CONCOM dito? Well, originally, magkakaroon ng transition commission at ang mamumuno dito ay yung incumbent president. Mm-hmm. Kasi siya yung elected under the 1987 Constitution. Mm-hmm. Pero sabi ni Presidente, ayaw na niyang siya ang mag-preside doon. So, ang naging panukala natin ngayon, within 6 months matapos mapagtibay yung Constitution, maghahalal ng transition president and vice president. Okay. Kasi ang election natin doon sa panukalang Constitution, yung president at vice president, dapat binoboto ng tao as a team. Mm-hmm. Magkasama sila para hindi yung sitwasyon na magkakontra yung presidente at vice-presidente. Oo. Na palaging nangyayari sa kasaysayan natin yan eh. So mag-elect tayo ng transition president and transition vice president and then sila yung mamamahala dun sa transition ng 3 taon. Okay. Para mabuo yung federal system. Sir, sana po ay mapakalat pa natin ang kaalaman dito sa ating draft constitution na ito and also about the federal form of government. Yes. Marami pong salamat at balik po kayo dito, sir, dahil ang dami-dami yes, pang dapat malaman ng bawat Pilipino. Salamat, Dayan. At sana nga ay magkaroon pa tayo ng maraming pagkakataon na maipaliwanag dahil marami pang dapat matutunan dito sa panukalang ito. Thank you very much, Sir Conrado Ding Generoso, ang spokesperson po ng Consultative Committee. Huwag po kayong alis, marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas. There is the Constitution, but there is our obligation to protect the people under the theory of parents. That is not written, but it is the bedrock. Yan ang nag-hold ng papel na Constitution. The father of the nation should protect his children. The minors are taken into custody, not arrested, but in the form of arrest. And they are taken into custody, brought to a safe place for the night, for their protection. That is the obligation of the police, of the military, and of the barangay captains. Ito ang Duterte ang duty. Ulat sa ginagawa ng presidente. June 21, Huwebes. Isabela. Nakiramay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ni Police Chief Senior Inspector Michael Angelo Tubanya, ang pulis na namatay sa isang drug operation sa Malig, Isabela noong June 17, 2018. Binisita rin ng Pangulo ang ilang sukatang sundalo na nakainkwentro ng mga armadong grupo sa Isabela at iba pang panig ng bansa. June 22, Biyernes, Davao City. Welcome back to Bagong Pilipinas. Para sa mga video junkies, alam mo naman natin itong rhinoplasty surgery.